Para sa iba, isa lang fantasy match ang Manny Pacquiao versus Saul Canelo Alvarez. Dahil kasagsagan pa lang ng karera ni pound for pound king Saul Canelo Alvarez habang nasa takip silim na ng kanyang karera si pambansang kamaong Manny Pacquiao. 30 anyos pa lamang si Saul Canelo Alvarez na kumakampanya sa super middleweight division, habang 42 anyos na si Manny Pacquiao na kumakampanya naman sa mas mababang timbang na welterweight division. Kaya para sa karamihan, isa lamang itong dream match. Well, totoo naman yan mga amigos na dream match na lang yan sa ngayon. Pero alam nyo po ba mga amigos, 10 years ago ay kamuntikan maglaban si Saul Canelo Alvarez at Manny Pacquiao. Ayon po kay Teodoro Medina Reynoso ng Pillboxing mga amigos, matapos hindi matuloy ang Mayweather versus Pacquiao noong 2010. Isang bilyonaryong Meksikano ang nag-offer kay Pacquiao na labanan si Saul Canelo Alvarez sa tumataginting na halagang $65 million for the sake and benefit of millions of Mexican fans na nais masilayan lumaban sa Mexico si Manny Pacquiao. Ang alok ay nangyari sa pamamagitan ng pagtawag ng Meksikanong bilyonaryo na nagngangalang Carlos Slim. Tinawagan naman ni Slim si Noy Ilocosur Governor Chavez Singson, na kilalang matalik na kaibigan ni Manny Pacquiao, upang ipaalam na nais niyang lumaban si Pacman sa Mexico kontra Canelo Alvarez. At ito ay ipinagbigay alam agad ni Pacquiao at Singson kay taprang promoter Bob Arum, na alam naman nating lahat na siyang nasusunod noon sa karir ni Manny Pacquiao kung saan, sino, saan at kailan lalaban si Pacman. Subalit may ibang plano nga po si Bob Arum noon 2012 kay Manny Pacquiao, mga amigos, dahil matatandaang may pinasisikat na alaga si Bob Arum dati, isang undefeated super lightweight champion na nagngangalang Timothy Bradley. Matatandaang si Floyd Mayweather Jr. at Oscar De La Hoya ay dati ring alaga ni Bob Arum. Ngunit lumaya sa bakuran ni Uncle Bob sa kadahilan ng mas gusto nitong siyang nasusunod sa lahat ng mga bagay-bagay. At ayon mismo kay Floyd Mayweather Jr. sa isang panayam, mahirap daw pong makipag-negosasyon kay Uncle Bob. So mabalik tayo sa Canelo versus Pacquiao na nais ilatag ng isang bilyonaryong Meksikano na nagngangalang Carlos Slim. Sa halip na kagatin ni Bob Arum ang $65 million na offer na paikipagbakbakan sana ni Manny Pacquiao kay Canelo Alvarez sa Mexico, ay mas minabuti ni Arum isagupa si Pacquiao kay Timothy Bradley at Juan Manuel Marquez. Na nauwi nga po sa pinakapangit na taon sa buong boxing career ni Manny Pacquiao ang taong 2012, kung saan nakaranas siya ng dalawang magkasunod na talo. Wika nga po ni Teodoro Reynoso mga amigos, kung may malaking boses lamang si Manny Pacquiao noon sa top rank, maaaring iba ang naging istorya ng karera ni Manny Pacquiao at Saul Canelo Alvarez.